Testing na natin guys. Lagi na kuting suka. Lagi na kuting suka. Cheers! Yummy! Samahan niyo muna ako for the day's vlogs. Guys, gawa tayo ng kinilaw. Ayan, let's go. Yon. At maglalagay nga pala ako dito ng bawang kasi mas masarap kapag may fresh bawang na ilalagay mo dito sa kinilaw. Pang ano rin yan. Siyempre, alam mo naman mga healthy-healthy daw, diba? Kunuhay. Yan, ganyan lang tayo gumawa ng kinilaw, guys. Ilalagyan ko talaga ng minced onion at garlic. Ayan. Maghiwa-hiwa muna ako dyan ng sibuyas. At pinaliit-liit ko talaga siya kasi para pag subo mo is kasama lahat. Diba? Walang matira, guys. Masarap kainin yung kinilaw kapag nandyan lahat ng rekado. Nandyan ang lasa lahat. Hindi lang yun, maganda rin ang benefits ng mga ganitong mga lamas, no, diba? Maganda ang benefits sa ating mga kalusugan, diba? Kaya mahilig talaga kami minsan magawa-gawa ng mga ganito. At saka sa mga nagpapanood ko rin talaga dito sa may anong mga Facebook o whatever, sa YouTube, ganyan, is maganda talaga maglagay ng mga ganito. Nakakadagdag tulong din sa atin, lalo na ang mga 30 dyan pataas. Kahit sabihin natin na bata pa tayo, is kailangan natin ng stay healthy. Ayan, dinamihan ko nga pala ng sili. Itong sili naman nating green is maanghang, oo, kumakagat. Hindi kasing anghang ng siling pula, pero at least ito, matolerate natin yung anghang niya. Kasi maganda ang mga sili sa katawan, guys. Lalo na sa mga may kolesterol, matataba, o basta kahit ano. Maganda rin ang sili, guys. At mga maanghang o spices na mga kinakain. Kasi nakakatanggal daw to ng mga bara-bara sa ating mga ugat-ugat. Oh, charot. Kala mo talaga maraming alam eh, no? Ayan, marami akong nilagay dyan, guys. Marami akong hiniwa-hiwa na sili. Kasi yan ang aming madalas talaga na kagat-kagatin. Gusto namin yung pag may kinain ka, eh, may kumakagat talaga. Charot lang ngayon. At ito, ginanyan-ganyan ko yung sili kasi para medyo matanggal yung mga buto. No? Ganun din naman siguro, eh. Natanggal man o hindi. Pero at least, may mga natanggal. Hindi mo lahat makain, lahat. Ayan, nilagyan ko rin ng kamatis. Hiniwa ko rin siya ng maliliit. Yun. Kasi, alam niyo naman din, na masarap din naman kapag ka merong kamatis, di ba? Pero, siguro yung iba na mga gumagawa talaga ng kinilaw is naglalagay sila ng mga ganyan siguro talaga, ano. Pero ako, ganito ako magawa ng kinilaw. This is my version kinilaw. Ayun. Lenggay version kinilaw. Yun lang, di ba? Para lang mapachika ba? Kung ano na lang masabi natin siguro, oy, o magawa. Basta yun na lang. Hindi naman talaga ako magaling magluto o whatever. Basta kung may makita lang ako, gayahin ko. Tapos yung lasa, basta ganito, ganyan. Oh, hindi naman nagreklamo yung mga kumakain dito sa bahay kung masarap o hindi yung niluluto ko. Ayan. Tapos nilagyan ko ng pipino. Hindi ko siya kinapalan yung paghiwa. Ayan, hinaf ko lang yan siya. Dapat nga, diba, maliliit lang yung parang cubes lang yung paghiwa. Eto gusto ko ganito kasi mas gusto ko yung nguyain ko ng mabuti yung pipino. Maramdaman ko siya, yung lasa niya ba, maano,
mag-ano lahat, mag-puff lahat sa bunganga ko. Ganun ako gusto kumain ng pipino. Ayan. At saka masarap pag maraming halo yung imong ano, yung kinilaw. Ayun. Ayun, di ko na alam kung paano ba ako. Ayun, magbibisaya ba ako? Magtatagalog ba ako? Basta yun na yun. Di naman ako Bisaya. I'm not totally Bisaya, di ba? Pero ewan ko, namimilipit na rin kung minsan yung dila ko. Mula nung matuto akong magbisaya. At saka lagi ako may kausap ng mga Bisaya. Ayun. At saka itong kinilaw na to, natutunan ko lang din yan sa kanila. Lalo na nung panahon na nasa Davao pa ako kasi may hilig ako kumain yan. Kasi guys, sa mga kainan, palaging merong kinilaw. Yung sinuglaw kung tawagin nila. Tapos ang mura lang ng order, makakabili ka ng 20 pesos, 25 pesos, mga ganun. Tapos kakain ka ng puso. Alam mo ba yung puso? Basta, yun na yun. Kanin siya na binalot sa dahon ng, ewan ko ka anong dahon yun, na parang mahaba, paikot-ikot, yun. Ganun siya. Masarap siyang ano, isabay sa ganung pagkain. Tapos barbecue. Grabe ang barbecue. Ang isang steak, siguro mga 2 or 3, tatlong kagat, mga ganun. 5 piso lang, guys. No, totoo, masarap. At saka, ang daming kainan dun sa may Davao na kahit saan ka makarating, eh merong mga kainan. Yun, yung Boulevard ba yun? Yun, Boulevard. At saka yung sa Obrero. At saka, basta, marami ako napupuntahan, guys, doon sa Davao nung panahon na nandun pa ako. Mga kainan, eh mura lang. Hindi ka gagastos ng 100. Tapos may mga ukay-ukay. Pagka bumili ka sa ukay-ukay, may 5 piso, 10, 20, mga ganun. Grabe, ang mura ng mga panila. Yun lang, na-share ko lang, naalala ko lang kasi doon ko natutunan talaga gumawa ng ganitong kinilaw. Kasi nung bata pa ako, hindi naman ako masyadong makain ng mga ganito. Ang pinaka nagluluto talaga sa amin is yung papa ko. Siya talaga yung madalas magluto sa amin. So kung mga may sabaw, mahilig yun ng may sabaw, na may mais, kahit anong may sabaw, basta nilalagay niya lagi ng mais. Kasi para daw yung katas ng mais, eh nandun sa sabaw, masarap igupin. Yun lang naman yun mga natutunan ko sa papa ko ng pagluluto. Tsaka mahilig siya maggata-gata. Ayan, mga gatang isda o ginataang Bicol Express, yung mga ganun. Yun lang, yun. Ito na nga, nandito na tayo sa Luya. Diba? Nagkalimutan na. Naiba na yung kwento. Ayan. Bumili lang ako ng isang slice ng luya at kinudkod ko. Kasi mas masarap siyang kudko rin, guys. Kapag kinudkod mo yung luya, nandoon kasi yung lasa niya. Yung katas ng luya lalabas dyan. Tapos pag hinalo mo ngayon yan sa kanilaw, ayun. Doon mo malalasahan yung lasa ng luya. Ayan. O diba, nagawa ko na. Nandyan na, nailagay ko na lahat yung mga hiniwa-hiwa ko, guys. So, heto na, titigan nyo mabuti. Ayan, o diba, ang sarap. Ano pa ba yung mga nilagay ko? Ayan, kalamansi. Nagpiga ako ng 2 kalamansi. Piniga ko dyan. Sinala ko, hindi kasi namin yung buto. Kasi pag nababad din yung buto, medyo alam nyo yung pakla ng buto. Kaya lagi kong sinasala ang kalamansi kapag ka, ano, naglalagay ako sa kinilaw. Iba kasi, di ba, katulad dito, mga nakaranasan na talaga ng mga Pilipino pag gumawa ng kinilaw na dilis, di ba, yung ganun. Nilalagay na talaga nandun lahat yung mga, ano, yung buto, bihira lang, ano. Kasi sa Saudi noon, talagang pag nag-ano ako ng lemon, meron sila yung pigaan, yun. Kaya parang doon ko nakasanayan na hindi ko na sinasama yung buto. Yun. Nilagyan ko na ng paminta, asin, tapos konti mga pampalasa. Naglagay ako ng asukal dyan, guys. Syempre, para mag-subside yung lasa ng kinilaw. Diba? Yan. Nag-ano lang ako, siguro mga 2 kutsara. Full. 2 kutsarang full. Tapos, ayan, kinalat-kalat ko lang yan dyan. And, bago ako naglagay ng sukang tuba.
tuba nilagay ko, guys. Hindi ko dinamihan kasi meron pa kami dito na sukang tuba na nilagyan ko na ng mga sili, ng sibuyas, ng bawang. So na siya doon, matagal na siyang nakababa doon. Kaya yung lasa rin ng sukang tuba ko is may lasa na rin. At nilagyan ko rin siya ng plain na suka. Ayan, bago ko siya halu-haluin. Ayan, o diba, sarap na yan, guys. O diba, halu-haluin lang natin. O diba, mix-mix na natin yan instant. O diba, kay mix-mix. Ayan, hinahalo-halo lang na mabuti. Siyempre, yung mga pinilagay natin mga pampalasa is para ma-mix-mix talaga ng bonggang-bongga. At saka, masarap naman kainin na ganyan talaga yung kinilaw na meron yung mga buhay pa talaga yung isda, 'di ba? Sa mga kumakain din talaga ng mga sushi diyan, 'di ba? Ganun naman, masarap naman din kinakain yung mga ano, yung mga ganito, buhay pa yung isda. Ayan, nagkataon lang talaga kanina, guys, nung mamalengke ako, is meron akong nakita doon ng malaking isda na napakaganda ng ano niya at mukhang preskong-presko. Kaya bumili ako. Hindi ko naman dinamihan, kunti lang, kasi pag nilagyan din naman natin ng mga ricado, pag gumawa ka ng ganitong kinilaw, is marami-rami na rin. Ayan, tsaka kami lang naman ang kakain nito, wala namang bisita. Ayan, napaisip lang talaga namin dahil meron kaming nakita isdang presko sa palengke. Kaya napabili kami at sabi ko, sige, gawa na rin. Nagkasundo kami ni partner na gumawa ng kinilaw kasi masarap talaga ito, guys. Naku, maglalaway talaga kayo dito. Hindi lang pwedeng ano, side dish mo na kainin sa kanin. Diba, prito. Sa mga prito, partner ng pritong isda. No, diba? Masarap yan. Testing na natin, guys. Lagyan ng konting suka. Lagyan ng konting suka. Cheers! Yummy! Ang hang! Ang sarap!